Lang magpapailan pa man
Means to make someone or something different and special, or to keep something separate in order to use it for a particular purpose. Sa panahon ngayon na pilit na binabago ng mundo ang katotohanan, we have a desperate need for Christians to be different. But sadly, this idea of being set apart is not one of the attributes that we love as Christians. Most of the time, we are prone to blend in and conform to the thoughts and actions of those around us. We don't want to go against the norm in fear of being an outcast. Isa pang takot natin upon being different is that we become a subject of hatred. However, it is not the world who is lashing out against you. It is Satan. Through deceit and malice, Satan tries to turn everyone away from God. You are a threat to his kingdom of darkness. To be set apart means to act and think differently. It means God chose you specifically for a purpose to bring light and love into the world. Hindi para sumang-ayon sa kung anong sinasabi ng mundo. As a Christian, you are chosen to live a life that glorifies God in all that you do and say. Kagaya nga ng sabi ni Paul sa Romans 12:2, "Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Now, how do we stand out or to be different for God? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. We are called to live a life different from the world. We are not called to blend in, but to stand out differently than the rest of the crowd. Tinawag tayo ni Lord to be set apart and to be holy. Dahil sa huli, wala naman talaga tayong mapapala sa approval ng mundo. And there is far greater reward for being different from this world. Sabi nga sa 1 Peter 2:4-5, "Coming to Him, a living stone, rejected by men, but chosen and valuable to God, you yourselves, as living stones, are being built into a spiritual house for a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." We are set apart to show the love of God and to live in such a way that glorifies His name. While you might look like a stranger to the world, the kingdom of heaven is extended to anyone who believes in Jesus Christ as their Lord and Savior and chooses to live differently. When you do, you will be accepted in God's family. God has set you apart for a special purpose. Bilang isang Kristiyano, He has chosen you to do His work here on earth. Kaya naman, through Jesus Christ, you are given an intentional purpose to fulfill God's will for His kingdom. Gaya ng sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 2:12, "We encouraged, comforted, and implored each one of you to walk worthy of God,
who calls you into His own kingdom and glory. It requires hard work and perseverance, but you have been called out from many into fellowship with God. He is ready and willing to reveal His purpose to you. When Jesus was in this world, He definitely stood out. Many times, makikita natin sa scripture how Jesus Himself stood up and protested against the teachers of the law, pointing out their hypocrisy at that time. You could tell He was set apart for a greater purpose. Instead of conforming or giving in to the world, we are called to conform to the image of Christ instead. Our conduct and behavior should be a reflection of Christ. The Spirit works within us, changing our hearts so that we are markedly different than those that remain in the world. Our call as followers of Christ is to be set apart because Jesus was set apart. Jesus was distinct, separate, and out of the ordinary. Therefore, being set apart is not optional. Being set apart will be a difficult task for us, pero makakasiguro tayo na ang Panginoon ay tutulong sa atin by giving us the strength and courage para tumayo sa ating pananampalataya. Remember, Jesus was hated by the world, but He overcame darkness, and Satan has no hold over Him. You are set apart to shine light into the darkness. Because of Jesus, we no longer have anything in common with Satan, but have eternal life in Jesus Christ. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and be gracious to you. Naimbagmanir nga daw, kakapsat ka na ako. Nga po Diyos, di mapadayaw. Naimbag mo nun nga malam, kada kayo ang amin. I hope that you are all doing well. Welcome to our show. My name is Alen. And my name is Vander. This is Native Tongues. Alright, how are you, brother? Alright, mayat. Napudot, tipanawin. Speaking of napudot, so very, very humid tata. So, yes. I hope you guys will stay hydrated. Yes. Kasi, just like a while ago, pasakit ti ulo, ipudot tata. And maminsan, maisab-sabay pa iti traffic, di ba? Yes, traffic lang. Situation dito even La Trinidad and Baguio eh. Grabe ti traffic dito yung sentro. But hanmi lang mo adita other parts mat ngam. Kasi makapastress lang arod the environment tas napudot pa iti panahon. So, imagine dito yung summer capital of the Philippines. Ah, kasi iti weather. How much more with other places. So, mismo. Please, watch out for your health and stay hydrated. Mismo. Detikas lang ha, pinakote tata. So, anyway, so welcome once again to our show. Please do share, like, and let this show be known to your friends and your family kasi we are gonna talk about something else again tata. Kasi nang RJ, kanaming ibagbaga ko na Kuya Hanz, nga, where this is Native Tongues where we talk about anything yes, under the sun. So, right. Yun. So, with that said, ito'y guest tayo damdama niya, ba't yung expect tayo damdama, Sir Vander? Umamuji guest tayo eh. Pamamuto na lang damdama para ma-excite naman tayo. Okay, okay. Masyado nga familiar dito eh. So, so we just wanna give ko na lang, very, very short ko na lang. We would like to give you some, was lang a teaser lang. Was lang a very short teaser about the guest later on. So, this guest is guests, actually. So, like to ikat couple. But don't go out yet. Tagijay ko, tagijay single dito. Kasi this could be future, I mean, this can be used for future reference. Kasi ni, to ikat, saksagana mo lang dito eh. Awan pa ito. Ayaw pala, congratulations ka ni Manong. Kasi was, di ba, kakaskasarda lang di
kaano lang last month, you. No? So yes. Congrats kay Manong. It's been a month na paiso niya. It's been a month, so pastel daw. Pastel daw and yes. Ayun nga. So speaking of couples, ante ko mamako dagi single dita kasi. Ang kayo nga po ang panaw. Ada data nakasagana data. Pangkwaday to niya dagni. Ada timadal tayo from this siguro so yeah, so continue to tune in with yes, us. Yeah. Just stay there, relax, and yes. Don't go out yet. So we'll be back. Sa'yo ko lang naramdaman kaligayahan, di matumbasan ang pagmamahal na di mahigitan. Magpupuri ako, maglilingkod sa'yo hanggang dulo ng buhay ko. Jesus, di ka nagbaba ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Ako'y hindi nabigo sa pangako mo. Pinangahawakan mo ang pangako. Kaligayahan, di matumbasan ang pagmamahal na di mahigitan. Magpupuri ako, maglilingkod sa'yo hanggang dulo ng buhay ko. Jesus, di ka nagbabago ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Nabigo sa pangako mo, pinangahawakan. Di ka nagbabago ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Ako'y hindi nabigo sa pangako mong pinangahawakan. Di nagbabago kailanman babago hanggang wakas.
ka nagbabago. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Ako'y hindi nabigo sa pangako mong pinangahawakan. Naimbagmanan nga malayom kada kayo ang amin nga kakabsat mi dito ay Norte. Of course, I am Hanz and I will be Vander's co-host. Medyo noon sa nga nagawid ni kabsat yung Alen ta dati kailangan na pa yung aramidan. May mga errands. May mga errands siyang gagawin. Alright. And I really appreciate yung talk mo. Talagang yes. Ba yun? Ako ba yun? Yeah. Kunwari pa eh. No? Ayun, I really appreciate yung fact na kailangan maging different, especially if we claim to be believers. Of course, we should be yung counterculture. And tama nga naman diyan, di ba bro? And yeah, I continually encourage you to keep on with that. Yes, maganda yung episode natin, Vander Talks. Ayun. Okay, mukhang may mga bisita tayo. Okay. Go ahead, and I'm bro. Very excited na ipakilala sila kasi actually Hanya Muti Aduda, ito yung one of the songs na inuulit-ulit ko sa Spotify. Kanta nila, di ba? And yun, so first and foremost, yung basically ang alam ko lang is part sila din ng Home of Praise. Kakadwa tayo dagito yung Home of Praise. Actually, noon-una sila Sudan o Kanyak. Eh. And Kasjay, so they are from Eternal Praise Christian Church. In to my right is Pastor Andrew, who is the associate pastor of the church mentioned, and also a musician. Uh-huh. And Jay Kaabay na ni Manang Miracle is Pastor Andrew's wife. Better yeah, half. Better half. Oh. Sana all may better half na ko. si Alen meron na eh. Oh, kaya nga eh. Ano. Sana all. Hindi, pero anyway, si Ate Miracle naman is sa kwan naman siya. Power Club Kids Ministry, doon din sa church nila. And of course, she's also a songwriter. Wow. Actually, si Ate Miracle yung nagsulat nung kanta na kinanta ni Kuya Andrew kanina. Di ka nagbabago. Di ka nagbabago. One of my favorite songs yan talaga. Inulit-ulit ko yan. Yes. Diba? Actually, ang maganda is that maraming nagsistream sa song na to online. Mismo. So please, you can look for the song Di Ka Nagbabago by Andrew Fragata and Miracle Fragata, and may si-stream yun sa Spotify mismo, and of course meron din yan sa YouTube. Alright. Sa channel namin. So that's basically yung pwede kong masabing background, pero baka dapat may iba kayo. Yes. About yourselves, ano, how do you describe yourself na lang, parang ganun? Or how to describe ourselves? Ako siguro, kuan, busy sa ministry. Yan, so all most of the time nandun po tayo sa church, and talagang yung heart ko is sa music. Tulad sabi ni Kuya Vander kanina, passion ko sa music, and syempre passion ko rin mag-share ng word ng Lord. Nice. So yun yung pinaka almost na pinagkaabala ko. Beside sa family ko, syempre. Alright. That I have my 3 kids. Yan, so, especially one wife na. Yun lang. Ano naman? One and only. Isa lang, one and only. Nag-iisa lang po. what about you, kapatid? how do you describe? Kahit na paano kung ano yung... or paano, siguro, share ka na lang kung currently ano yung what keeps you busy. Yung dalawa pinagkakabalahan maliban sa ministry. Maliban sa ministry, ang pinagkakabalahan ko ngayon is syempre yung mga bata. We have 3 kids kasi. Mm-hmm. So dalawang boy and isang girl. yung panganay is 4 years old. Mm-hmm. Kaka 4 years old niya lang nung May 9. Yung pangalawa naman, magti-3 years old. Nasundan kasi agad. magti-3 years old this May. June pala. 2020. June 2023. Oh, tapos. Sa birthday. tapos ang dami mong imbitahan.
Yung mga free lang. Yes. 2 days ago, kaka 7 months lang naman ni Ethan. Wow. So, yes. Pa yung bunso po namin. Nasa bahay, nag-alaga si tita niya, yung mga tita. Tita Aiba. Wow. Yeah, we're so blessed na andun yung mga ano namin, brother-in-laws and mga ipag sister-in-law, tas yung father niya. That helping us to ay tumutulong sa amin to alagaan yung mga bata habang kami ay nag-aano sa ministry. Mm-hmm. Yun naman. Talaga yung ano, yung support system na nakakaintindi sa ginagawa ng mga kapatid nila or relatives nila. And that's a very good thing. Yes. All right. So siguro yung ituloy na natin. How were you able to, can you share to us your testimony? Paano kayo nakakilala sa kay Lord? Bahala na kayo kung sino muna sa inyo. So, sige ako na mauna. Dapat mauna yung lalaki. Yeah. Gentleman. So sa akin, live testimony ko. Dati, yun nga, church in a... Okay lang ba magbanggit ng past? Hindi na. Basta yun. Basta yun, may dati akong church. Pero hindi ako nag-grow doon. But I think God, 2009... November 30, 6 PM in 1 second. Yeah. Doon ako nakakilala sa Panginoon. So, nung 2009, I received the Lord. Kasi, sa buong akala ko sa buong buhay ko talaga, is just like routine. Kumbaga tayo, yung normal na mindset natin, na especially ako dati, tatrabaho, mag-aaral, ano pa ba? Pagkatapos mag-aaral muna, siyempre magtatrabaho, mag-aasawa. Ayun, parang ganun lang yung routine. Parang kwan lang si Lord, parang second lang, parang nasa kwan lang, kailangan lang, parang ganun. Ganun yung setup. So ganun yung life ko na parang meron akong kwan, isang preacher, 'di ba, na ang pin sabi doon yung quote ng preacher na yun, yung pinaka biggest tragedy sa buhay natin yung kwan, yung life without purpose. Mm. Yun yung pinaka biggest tragedy na. Yun yung parang na no na kon ko yung quote na yun, sinabi ng isang preacher na yun. I feel blessed. And then yung that time na yun, yun nga si Pastor Manny yung nagkon sa akin, nagpa-receive sa antag nito. Pastor Manny Magabulo, thank you sa pagpakilala sa Panginoon kay Jesus, kasi hindi ko siya talaga kilala. Parang sino ba si Jesus? Parang alam ko lang savior lang, namatay lang, pero yung relationship wala. So pinaintindi sa akin yung relationship until such time na talagang doon nag-start. Nung ang tag nito, nung 2009, nung November 30 na yon, nagbago yung buhay ko. Yung gabi na yon. So parang doon ako nag-start, nagkauhaw na punta sa church araw-araw. Kahit pinagsasabihan ako ng parents ko na nararamidom dito, wala ka namang umutimal alam dito. Trabaho kalatan. Pero hindi naman sa hindi ako nakinig sa magulang ko, pero may pinapagawa kasi ang Panginoon. So yes, nagpatuloy until na napunta ako sa mission. Wow. Yan, sa mission. So tumutog, parang basic lang din yung alam ko dati sa music, ganun. Until na nahasa sa pagmi-mission, say, kakanta ka sa iba-ibang lugar, ganun. And then yun naging passion ko, naging missionary ako. Kasama ko si Pastor Manny, missionary din kasi. Kaya na-train ako as a missionary din. Wow. So labas talaga sa Baguio, hindi ako nag-stay sa Baguio. 1 week lang lalabas na naman ako. Wow. Parang ganun. Yan. Kaya doon ko na-meet yung misis ko naman. Dahil sa mission. Yan. So I have a friend din na pastor. And then yun nga. Pastor. Yan. Kaya yun nga, sa pagsaserve ko din sa Panginoon, na binigay din yung wife ko sa akin. Nice. So, no. Amazing. So, good. Yan, even though there's many trials din, you know, about sa pagsaserve sa Lord, especially sa marriage. Yan, sa married na ako. So, ang laking adjustment para sa akin din. Di ba single ka, okay lang. Gawin mo yung gusto mo. Pero ngayon, kahit gusto mo, pero hindi naman sa hindi mo nagagawa. Kumbaga, malaking adjustment kasi you're a married na eh. You have responsibility. Ayun, responsibility ka na sa mga sa asawa mo, saka sa hindi sa mga asawa, sa asawa mo. Sa mga anak dapat. Sa mga anak, yan. Isa lang po asawa ko ulit. Clear yun na isa lang. Oh. Sa asawa ko, saka sa mga anak ko. Yun yun. Baka biglang mag-comment. Sabi sa lang asawa ko. Sa mga. So, ayun po. Na, yun no, very kwan lang po. Yun lang po yung kwan ko, parang sa sobrang kwan, ang dami kong naranasan. Pero yung pinaka-highlights talaga sa akin na yung
yung ginawa ang pinagawa ni Lord sa mission sa na-train ako doon until na nagkaasawa ako, nagka-kids ako until na pinakita ni Lord yung antong nito yung way niya sa akin, yung kung ano yung plan niya sa akin. So ayun, I feel blessed na yun nga napasok din ako sa yun nga sa Home of Praise. Pangarap ko lang magka-recording kasi worship leader po ako eh, parang pangarap lang eh, parang wala akong perang pampa-record ganito ganyan. So ayun nga, until yung pinartner din ako sa asawa ko na songwriter. Wow, amazing. Kaya parang pinag-match din kami sa kan. So yun, kaya nga nabuo namin yung isang song namin, yung first first na na-record namin na song namin na sinulat niya na yung Di Ka Nagbabago. So yun, sobrang nung habang kinakuan namin yun, talagang antang nito naiyak kami. Yun, so yun lang yung kwan ko, parang I feel blessed with the way of the Lord na hindi ako nagkamali sa desisyon ko. So kasi masaya ako sa in this time, itong present ng buhay ko. That's great. Masaya ka pa. Alakas na yan. Nagkuan yung upuan. Nag-react. Nag-react yung upuan. Sige. Ako naman, my life testimony. Nakakilala ko sa Panginoon noong July 7, 2012 naman po yun. Hindi po ako, Catholic po ako dati, so... Mm-hmm. Wala po akong idea na invite lang po ko isang Bible study Saturday yan, na tandang-tanda ko po. And in-invite lang po ako ng friend ko. Tapos naramdaman ko po yung kakaibang pag-ibig ng Panginoon. Yung love ng Lord. Kasi galing po ako sa broken family. So ang nag-alaga po sa akin is yung lolo at lola ko. So ang yung father ko po dati nasa abroad, pareha po sila. Yun po, nag-aalaga sa akin yung lolo ko. Parang naglulungay ako ng love sa ano ko. Tapos ayoko naman na yung paglulungay ko sa father ko at sa mother ko, ayoko naman hanapin sa iba na magka boyfriend ng maaga. So I'm so blessed na nakilala ko ang Lord sa buhay ko. Just na invite lang ako sa simpleng ano lang po, yung Bible study. Kakaiba po yung naramdaman ko nung mga time na yun. Parang ayoko na po lumayo. Parang ganun, ayoko na pang lumayo sa Panginoon, sa love ng Lord. Parang halos araw-araw gusto ko na lang yung parang nag-worship araw. Yung first love ba? Yung first love natin sa Panginoon na kung pwede nga lang, araw-araw na lang po sa church, worship, word, ganun po. Tapos sa mga kabataan, sarap po kasi makitawag na to, yung fellowship, mga ganun po. So dun po ako na, ano po, nag-start. Tapos, still, attend po ako ng camping, nakilala ko po yung mister ko. Oh, camps, mga youth, mission. Young people camps, yes. Ano ba yun? Young professionals camp, mga ganun ba? Yes. Sa camp. Yeah, yun po. Para siyang retreat, no? Mga yes. Ganun. Oo, parang pinupuri ko po yung Panginoon sa life ko. Yan lang. Totoo yun, no, bro, na when you put the kingdom of God first, yes. And His righteousness, yes. And minsan kasi nakakalimutan yun, yung His righteousness, and all these things shall be added unto you. And tunay nga, no, sa kanilang testimony. Pabungad pa lang yan na testimony nila, no? So, we're going to hear a lot from them later on. But before we do that, we're going to take a short break. We'll be right back. Yes. And we're back. Yep, we're back. And right. Ito na yung kwan, where the tire meets the road. Na usapan. When it comes to couples and ministry. And I think, yes, diba, yes. Nagkaroon rin tayo ng guests last time. Yes. I think they're also a married couple and yes. They are focused sa music ministry naman. Tama. And probably they're not different sa from them, pero hopefully we'll see kung ano yung pwede nilang may share, not only to us but of course sa mga viewers and listeners out there. Yes, kaya yes. Sa mga kaibigan natin dyan, comment lang. Yes. And we'll do our best to read that and shout you out sa next episodes natin. Okay, Van, kung na magtanong. All right, so
kasulat dito eh. Actually, ayun. So, paano ko ba tatanungin to? O sige, ganito na lang. For how long have you been married na to each other? We married 2018, so pa 2022 na, 5 years. 5 years na. And yes. May bunga na siya na tatlong kids, yes. Diba? Yes. Na nabanggit kanina. So, one female and two males. Speaking of having, yun, yung family life nga. So, how do you balance now yung family life nyo? And since full-time din kayo sa ministry, how do you balance it all? Ganun. To balance, Bahala kayo kung sino. Pwedeng mauna si Miracle. Yeah, mas okay ikaw kasi ikaw yung nag-focus ngayon sa ano eh. Ako lang kasi sa bahay. Support. So, actually, meron din yung kwan, yung times na hard talaga na yung kwan kasi nga. Siyempre, tatlo yung kids namin. Hindi naman sa nirarasunuan. No? Siyempre, pag nasa ministry kami, siyempre, mas lalo pag Sunday. ang hirap gisingin. Oh, siyempre pag minsan yung baby ko, yung 7 months old ko na baby na minsan madaling araw 'yun. Tapos ako pa mag-worship lead sa kon. Ah, grabe. Naghahaming na lang ako minsan para hindi ako atang nito mag-crack yung boses ko something. Pero something na yung atang sa ministry balance talaga is kon lang eh. Yung tulad yung sinasabi ng pastor namin is mag-trust ka lang kay Lord. Yun. Kasi kung iisipin mo, mahirap talaga. Mas lalo yung kwan, we have no work na pareho. Ang kwan lang namin talaga, naka-full-time kami sa church. Mm. So, it means talagang we have no, wala kaming income generating talaga. But, yun yung kwan namin, yung pinagpapasalamat na namin sa Panginoon, hindi kami ginutom ni Lord. Yun yung pinaka-best thing. So, yun lang, yun yung kwan sa akin, siguro yung tulad ng ginagawa namin. Yung nagtitiwala lang kami kay Lord. Amen. Yung kaya na nakakuan namin, nababalance namin yung ministry and sa family. Parang ganun po. Sige, go ahead lang. Kung may gusto kang idagdag. Ikaw, mag-ano ka pa, mag-salita. Ano pa ba? Ikaw, yung testimony mo sa church, yung mga gano'n. Anda, sige, balik tayo dun sa akin. Kasi diba, basically, syempre as a couple. Yes. I mean, paano niyo binabudget? For example, kailan siya jujuti? Kailan ka jujuti? Ganon. Kailan ka jujuti sa mga kids? Kailan ka jujuti? Yung ganon, yung hatian niyo. Ayan. Ang hatian namin sa ngayon, that before kasi meron yung kapatid ko at saka pinsan ko na nag-aalaga sa mga bata kapag wala kami. Ngayon, na bumalik na sila sa province namin kasi sa pag-aaral po nila. Ang hatian, pag siya wala, ako naman, morning hanggang afternoon, hanggang alas 5, alas 6, ako po yung magbabantay and kapag wala po siya. And pagdating naman po, siya po titingin sa kids, ako yung magluluto. Nice. Yun, hanggang gabi. Tapos, madaling araw siya din po kasi yun, ano. Duty. Yeah. Kaya love na love ko to eh. Kasi sa madaling araw siya po yun. So, madaling araw yun po kasi weakness ko naman. Siya yung nag-aalaga sa bunso namin na nakakapuyat po kasi yung... So far yung dalawang kids naman, yes. Okay? Yung 7 months lang talaga. Yes po. Yun yung adjustment namin ngayon. And usually, anong oras ka nag-duty? Saan? Sa 7 month. Mga alas 2 ba? Mag-start na yan ng kwan. Minsan, 11. Gigising. Matutulog siya ng alas 2. Tapos magigising alas 4. Depende. Mga ganun. Depende sa kwan niya. Minsan, alas 12, gigising na siya ng alas 12, maglalaro. Hanggang alas 4 na, minsan ganun. Mga tanong ni Kuya Hanz, parang kwan eh. Naghahanda na eh. Of course, si Kuya Alen muna. Ako nga eh. Mukhang si Alen, mas mauna nga dyan. Baka magkataka, sino si Alen? Yung isang host po natin dito sa Native Tongues. Alright. Sige, go ahead bro. Let's proceed to the next question. So, nabanggit na din yung about sa finance, no? Kasi syempre, nasabi niyo full-time kayo. So, how do you finance your
yung ministry natin. Ganun. Or ano yung wisdom naman na ginagawa nyo para masolusyonan yung mga bagay-bagay nyo? Yeah. Mostly talaga, di ba? Mga babae po talaga ang nagbabudget. Pero baliktad po sa amin, siya po yung magaling magbudget sa aming dalawa. Siya po yung magaling magbudget. Oh, good, good. Napakaabot ako. Sa budgeting. Ikaw yung nagpa-budget. Go ahead. About the budget. Paano nyo ginagawa, or paano mo ginagawa? Mm. Kasi since ikaw naman sinabi ni Miracle na gumagawa ng budget nyo. Siguro, Kwan, actually, hindi naman gano'ng kalaki yung pa-budget. Pero, Kwan, tag nito, yun nga, doon kami nagugulat sa Panginoon. Yes. About the Lord talaga lahat eh. So, kumbaga, we have allowance sa church and we have parang love gift ng pastor namin. So, sa totoo lang, ang tag nito, it's not enough sa totoo lang yung kwan. Kung naibigay yon, for example, yun, bibili na kami ng gatas, kaagad, ganun. Minsan, yung budget lang namin na binigay, yun na yun. Kumbaga, yes, wala nang kwan talaga. Mm. Wala nang as in, wala nang kwan. Pero thank God, may ginagamit ang Panginoon and then may opportunity na sometime part-time job. Ganun. Mm-hmm. Yeah, doon yun kwan eh. Parang doon kami humugot. Kumbaga, kung may, yun nga, pag sa totoo lang yung binibigay lang ng church sa amin, pang sa kids lang namin. Pang gatas, diaper, tas mga pagkain nila. Special needs nila. Yeah. Ganun. Kami, sa totoo lang, kumbaga ba, Lord, we trust in you. Yeah. Oh, tapos yun nga, may dumadating na kwan na minsan part-time, ganun. Na nakaka-part-time ako na hindi naman na nakakuan yung ministry, ganun. So, ganun yung kwan for the meantime na atang nito, situation namin ngayon na habang nagpo-full-time kami. But, sa budget talaga, yun nga, hirap naman, pero kinakaya namin and we keep praying to God and trust. Yun yung pinaka-sekreto namin, yung pagtatrust talaga sa Panginoon. Yung magtiwala. Yes. Na mayroong gagawin ng Panginoon. So, yun, sabi ko nga kanina na ang tag nito, sabi nga sa New Testament, sa Luke ba yun, meron din sa Luke na provide ng Panginoon yung pagkain ng mga ibon. Diba? Wala silang mga storehouse, wala silang mga damit, wala silang anything. Pero, how much more tayo mga tao? Doon yung isang pinanghahawakan ko din na ang Panginoon talaga is, ang tag nito, yung pagtitiwala mo. Sabi nga ng isang pastor sa amin na kakilala ko, sabi niya, kahit may pera ka man o wala, hindi sapat yan. Walang sapat. Mm-hmm. Yan. Pero dapat maging kontento tayo kung ano meron. Mm-hmm. Yun yung pinaka parang motto ko and then pinangawakan kong words sa Panginoon. So, yun lang po. Sige, go ahead. Yeah. May gustong share. Totoo po yung sinabi niya. Kahit na maliit, kumbaga, maging kontento at pahalagan yung mga maliliit na bagay. Mm. Yun lang po yung natutunan ko sa life ko po na though maliit or malaki yung ano, it's still a blessing pa rin ng Panginoon po. yun nga po sa kanta namin, yung panghawakan natin, yung pangako ng Panginoon. Yes. Yes. And hindi naman nagbabago yung Panginoon eh. Diba? Kaya nabuo po namin yung kanta yun. Which is actually, pag-usapan natin yan mamaya. Pero more muna tayo sa kwan. Yes. Sa ministry as a couple. Yeah. Pero actually, na-intrigger rin ako kung saan kung paano ba talaga yung nagawa. Oh, yes. Binabanggit lang sa akin sa atin nila, Pastor Erwin. Pero hindi ko talaga alam yung background behind that. Kaya special yun. Yes. Anyway, sige, tuluyan natin. Marital conflict. Marital. Diba, usually, ikaw, ministro ka, magmi-minister ka ng Sunday, tapos, eventually, before kayo pupunta sa church, nag-away kayo. Or kung hindi man, nagpre-prepare ka ng sermon mo para sa Sunday, tapos nag-away kayo within the week. Mahirap. Paano nyo hinahandle yan? Ikaw, paano mo na-handle yun? Ang totoo yung sinabi nyo po eh, na kumbaga, meron yung times talaga na hindi maiwasan yung, minsan gumagawa conflict. Ako ng preaching, minsan may nangyayari. Morning pa lang, meron ng ano, morning pa lang, tapos, sa mga bata, parang, ganyan, may conflict. Minsan conflict sa aming dalawa. Pero, yung paano ko i-handle yun or paano namin ipan, nag-uusap kami. Kumbaga, we need to talk
after we go to the church. Yeah. Kasi, kumbaga, aayusin muna namin yung sarili namin. Ayusin namin yung napag-awayan namin or something na hindi namin napagkaintindihan. And then, so that yung ano po ba, pagdating sa church, mamagaan po yung loob. Pagdating po doon. Kasi we experience din po kasi yung, di ba, tulad kasi ganun. Ang bigat po, nag-worship ka, pero, di ba, minsan po kasi ganun eh, na minsan hindi naayos, pero kapag nag-worship, ang bigat sa loob. Mm-hmm. Mas okay na ayusin mo na yung hindi namin napagkasundoan or what, napag-awayan. Para mas okay, ang ganda po kasi ng feeling kapag nag-worship ka na wala kang iniisip na nag-worship ka lang sa Panginoon. Yun po. Yun, yung tulad yung kun nga, sinabi ng wife ko na kumbaga, meron yung time na yun, minsan nagkukun kami. Minsan gumagawa ako, minsan, mali yung words, parang ganun. Hindi parang mga simple na bagay lang. Minsan, tapos biglang, minsan nagkaaway na ganun, pero yun nga pa, how to minamanage namin to para maayos yun. Hindi kami aalis sa bahay kung hindi kami ayos. And then antag na nag-uusap talagang heart to heart. Sorry sa ganito, ganyan. Hindi mo ako naintindihan sa gusto ko ring iparating ganun as antag nito. Talagang kwan, we need to appreciate tsaka we need to understand din. Mm-mm. Hindi lang one-sided. Kumbaga, kung ikaw lang, hindi, mali ka, ganyan. Hindi. Tapos, ganito. For example, mayroong nangyayari na gano'n. Minsan ako, minsan pinipilit ko yung kwan. Tissue? Hindi na ano lang. Pero kwan, minsan tatahimik na lang ako. Mm-hmm. And then, ganito usap na lang tayo. Ganon yung kwan setup. Kasi kung magmamatigasan yung isa, yung wife mo, yung ako, wala eh, walang mangyayari. Yes. Kumbaga, it's still a fight until go to church hanggang pag-uwi. May pag-aaway pa rin yun. Kumbaga, yun nga, hanggang maaari talaga, ayusin na talaga yung nangyayari or away. Yes, we ganun. Should not let pride consume us, di ba? Kasi minsan yung pride din kung di natin ibababa. Talagang yun din yung sisira minsan sa kwan. And ayun, ang gusto ko, nagustuhan ko dun is yung communication nila bilang kwan. Though I'm not an expert with kwan, wala pa nga din sa akin. Pero at least through this, parang natututo tayo din, no? Karukada tayo nga kwan, yung mga single dyan. Mga yung people na nanonood. Yung people, di ba? Or kahit sa anong relationship nun, kahit father, son. Yes. Sa mga anak, and then sa parents, di ba? Communication is really a key to fix kung may mga conflict talaga. And to not let pride consume us. That's right, kasi doon talaga magro-root lahat. Nasisira din ang mga relationship minsan eh. Kaya I really like yung sinabi na kuya. Totoo yun. And yun nga na-mention nila. Parang, no, I'm right, you're wrong. Sometimes kasi, di ba? Parang yung, paano ba to? Yung ego kasi, di ba? Actually, even us sometimes, di ba? If we have conflicts with yung friends natin because of a certain idea na parang hindi tayo siguro agree. Tapos hindi nga eh. Parang pangit kasi yan. Parang ganun. Or sometimes dumating na sa ganung klase na may hindi naman siguro kayo mag-argue, mag-away, pero may mga words na hindi mo dapat sinasabi. Yes. Diba? Eventually, that will lead eventually to yung kanyo, medyo mag... medyo... parang uncomfortable na yung feeling. So yeah, sa mga viewers and listeners natin out there, we're hoping na, di ba, as we have always mentioned, sa lagi, sa native tongues, ito ay kapupulutan nyo ng aral. Ayan. So let's continue on. Alright. Sige, ito, very crucial ito, no? I mean, as you as a couple, sino yung mga support system nyo? Kasi syempre, very important yun, no? Na ma-share rin nila. Kasi probably, there are some couples there or out there who are in ministry pero wala silang support system and whatnot. So, baka gusto niyo i-share tungkol dito. Yung support system namin, honestly, yung ito, pinaka-kon talaga. Okay lang naman siguro sa... ayan, so, ayan yung pinaka-support system namin talaga. Unang-una yung senior pastor namin. So, support po siya sa amin. Very kind and very generous pastor talaga. It's my first time also to
Parang makaranas ng ganun. Organian pastor. Organian pastor. Hello, pastor. Yan. So, tapos yung, bukod sa pastor namin, sa church din namin, mm-hmm. nagbibigay din siya ng love gift sa amin naman. Ayun yung pinaka main support, yung pinaka support namin talaga. Dun, yeah. dun nang gagaling talaga. In the other, siguro, wala eh. Talagang dun lang talaga. May ginagamit na ang Lord. Basta yun yung ano, support system na. So, ibig sabihin sa support system niyo to, hindi kayo na, hindi kayo na di-discourage, na-encourage kayo dahil sa kanilang mga buhay. Not only because of yung things na binibigay nila, but because of the way they express yung pagmamahal nila. Yes, that's right. Na, yes, yung totoo yung sinabi niyo po. Actually, sabi ko nga, kulang yun. Kung baga, kung susumain mo. Mm-hmm. Kung iisipin ko, tatrabaho na lang ako. Mm-hmm. Pero, nakita ko yung kwan, yung grabe din yung heart ng kwan na nakita ko dun sa senior pastor din namin. Dun ako na na-encourage din na magpatuloy sa pagsaserve sa Panginoon. Isang word niya din sa akin na kumbaga the Lord use you mightily, sabi niya sa akin. So dati ayaw ko parang gusto ko lang dito lang ako eh. Ayaw ko. Gusto ko lang chillax lang ako eh. Ayaw ko madaming responsibility so ano. Mm-hmm. Pero dahil sa kwan, ang tag na ito, yun yung isang pagsusupport niya rin, is not all about money, but nakita ko yung love niya sa akin as a kwan eh, as a dati brother. Ngayon kinuan niya na ako sa co-pastor niya na parang doon ako nakakuan eh, parang sino ba ako, who am I, parang ganun to. Kasi it's a privilege yun eh, kumbaga bakit ako ginaganito ng taong to, bakit ako binibless ng taong to. Yun yan. Kasi tumutulong siya sa amin, hindi lang sa kailangan ng mga anak ko, ano, kumbaga tumutulong siya sa amin dahil alam niya may plano ang Lord sa buhay ko, sa mag-asawa. Kaya kinakuha niya kami sa ministry. So, yun yung nag-trigger sa akin na kumbaga, antag nito, yung pagsaserve and yung especially the support they gave us, mas lalo ako na-encourage mag-serve. Galing. Galing nun, ha? Yan, wala na. No comment. Wala na siyang comment. Galing, bro. Galing lang nun, no? Kasi encouragement is a big thing talaga with ministry. Yun yung nakuha ko dito sa yung sa sinabi ni Pastor Andrew, no, na we really need a support system na susuporta sa atin, hindi lang financial actually, but yung magpo-pray for us, yung magpapakita yung constant emotional support. That's very important. That's kasi even hindi kahit hindi naman lang sa mag-asawa or sa couples, even sa mga kwan, yung mga example, mga young people, they need constant support. They need to hear encouragement. Mm-hmm. Kasi hindi natin alam, yun pala yung magpupush sa kanila na mag-serve din. Tama. Diba? Kagaya nung siguro yung ginawa ni Pastor, kila Pastor Andrew, diba? Yung pastor nila. Which is very nice. He's exemplifying what Jesus Christ would do. That's right. Diba? And yun yung parang reminder na lang sa atin as Christians that we should always show empathy to others. Tama. We should show support and we should encourage our fellow believers para mag-push din sila further sa kanilang faith kay Lord, di ba? Galing nung and which is good, ano, kasi the reason why we are doing or we are interviewing people or ministers, businessmen, entrepreneurs, employees alike who really have yung desire to honor God in their vocation. It's because itong mga nuggets as of truth na tulad na sinasabi natin, di ba? We keep on mentioning that, yung mga nuggets of truth, na the reason why you are a believer in the first place is because you are showing it, may testimony ka eh. And yun eh. And yun yung parang kailangan makita ng tao na ay totoo ba yung Diyos mo, kasi usually ganun ang tanong eh, totoo ba yung Diyos mo, parang ganun. But eventually through God's grace and mercy, as long as they have an open heart and they keep themselves really receptive to the Holy Spirit of God, then why not, di ba? They will encounter the same thing. And isa pa is kwan, talagang yung recurring theme from that testimony is that action is a better testimony. That's right. Talaga, than just speaking. That's right. That's yun. True. All right. So, yung last na pag-usapan namin is about yung music namin. But before we do that, we're going to have a short break once again. We'll be right back.
We're back. So first and foremost, bago tayo magtuloy, we would want to acknowledge yung mga patuloy na nakikinig, ano? Yes, sir. Nakikinig pa rin sa ating pinag-uusapan, ano? So napag-usapan na rin natin kanina, tuloy na natin, about yung music kanina, which is tinugtog din ni Pastor Andrew kanina. Ganda. Oh yeah. Contemporary, may dating. Kung kung pinapakinggan mo, para siyang ano, tinutugtog lagi sa mainstream media. As may kabose siya eh, na OPM artist. Hindi ko nababanggitin, pero sikat siya. Sikat yun na artist. Andrew E. Kapangalan, kapangalan lang. Andrew F. pala siya. Kapangalan lang pala. Anyway, speaking of that music, ano kasi, sabi ko nga, that's my personal favorite din sa Kwan. And, na-curious lang kami kung paano siya or saan ba, ano ba yung hugot nitong kantang to. So, pwede bang i-share nyo sa amin kung paano siya ginawa? Yan. si ate Miracle yung nagsulat eh. So, nung pandemic po kasi na nabupo namin yung kanta na yun. Paano ba tayo nag-start? Ikaw nagsulat. Okay. Pero, nandun ka din eh. Yung process. Actually, yung processing nun. Kasi nga, makonsya sa words. Magano, parang may malaman yung... Makata. May mga ganun. And then we... Habang nagkukonsya, nagsusulat. And then, ayan, sa akin yung gitara. And then, nilalagyan namin ng kwan na. Wow. Parang sinasabay namin. And then, until yung kwan, nabuo yung kwan, yung verse, diba? Sa'yo ko lang naramdaman. Ano? So, doon nakalimutan. dapat kinakanta kasi. Actually, ganun. Ganun talaga. Dapat kailangan mo kantayin. Ang kaligayahan. Yung kaligayahan. Matumbasan. Di matumbasan. Ang pagmamahal na di mahigitan. Kumbaga yung verse na yon na parang parang nakon kami, na parang nakon kami, na hook kami sa love ni Lord. Hindi sa wala kaming pera sa pandemic. wala. Ang hirap ng situation that time, pero nakon namin yung love ni Lord. Meron yung situation na gano'n, na 'di ba ang hirap isik yung love ni Lord that time. Yeah. Kumbaga, ang isipin mo, pagkain. Yes. Pagkain, kung ano yung kakainin ko. Di lang, siyempre, ayuda lang kami dati. Ayuda lang inaasahan namin. Pero, nung kinakanta namin yun, nagkaroon kami ng joy siya ka love ni Lord talaga. Tapos lalo siya nung sinusulat. Uy, ang ganda niyan. Sige. Kung ano, tapos, anong refrain niyan? Oh. Parang excited kami sa pagkasunod-sunod niya. Until na nabuo na yung, kumbaga, siguro based din sa ako namin na nararamdaman namin in that time with the Lord. Yes. Especially the love of the Lord. Di ka nagbabago. Hindi na nagbabago. Sabi nga sa kanya sumunod na kumbaga, hirap talaga eh. Dapat kinakanta talaga eh. Totoo, actually may something pag kinakanta mo yun. Sige, kanta eh. Yung sumunod na. Maglilingkod ako. O yun, maglilingkod. Hanggang dulo ng buhay ko. Yes. Kumbaga yung antag na ito. Dahil sa pagmamahal. Even though, kanyan, worship leader din ako, na kumbaga, nag-worship ako, pero in that time talagang, umiiyak kami, honestly. Mm-hmm. We feel tang neto, yung cry sa puso namin na yung, grabe ang mga kinakot namin, Lord. parang gusto namin mag-worship, parang kumbaga, sige, tuloy pa natin, kumbaga, naiyak kami, kumbaga, antag nito. Habang naalala ko yun, we feel antag nito. Kaya ganun siguro yung impact ng song yun. Kasi habang kinakuan namin yun, even though sa hard times, talagang naiyak kami. Parang, sa'yo, ang ganda nun. Parang ganun. Parang ganun. So parang, hindi ako nagaganon dati, pero si Lord nagkuan yun. Tono siya, honestly. So, si Lord na lang ngayon. Ayun, yung habang yun, tapos yung sa chorus na, doon na yung bumuhos yung iyak namin. Na kumbaga, di ka nagbabago, ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Ako hindi nabigo sa pangako mong pinangahawakan. Ayun yung pinaka-tapos doon yun. Kumbaga,
That's right. Pangawakan lang natin. Pangawakan lang natin yung pangako ng Panginoon. Kasi in that time, nakalimutan namin yung pangako ni Lord sa amin na yung antang nito na one of these days, hindi lang kami ganito yung ministry. One of these days, ibe-bless kami ng ganito, ganyan. Minsan parang wish lang nangyayari. Hindi mo na pinangawakan. Parang, di ba, pag nag-wish ka lang, Lord, gusto ko ng ganyan. Pero hindi mo nire-receive. Kumbaga. So, yung parang ganun yung sobrang nadurog sa amin na kumbaga yung panghawakan yung pangako ng Panginoon sa atin, sa buhay natin. Mas lalo sa no matter what happens, na kumbaga, nandito ka na, kumbaga, you're on fire to the Lord. Di ba? I-keep lang natin yung fire, mga kapatid. Yun yung kwan namin eh. Na kumbaga, that song is... especially yung pinopoint namin doon is yung love ni Lord saka yung promise niya. Mm-hmm. Yun yung nung kinakanta namin nung kinakanta. Di ka nagbabago. Tapos abang slow pa nga. Tapos umiiyak talaga kami dalawa. Ayun yung kwan namin. Yun yung kwan namin. Hindi sa pandemic po ito, mga kapatid. Kumbaga yung love saka antang pangako talaga ni Lord. Inuulit ko yung kwan. Yes. Kasi yun yung kwan eh, yung nag-hook sa amin sa song na yun eh. Kumbaga, that's why we encourage to go to Home of Praise to record this one. Yung connection eh. Nasingit ko, no? Nag-advertise. Galing. Okay lang. Go ahead, yeah. Yan. By the way, yun nga. Totoo naman, di ba? Dahil dun, yung dahil sa ministry na din yun na nagkaroon ng way and mas na-encourage pa kami magsulat. So, meron din kaming kwan with you sa ibabaw ng dagat. And then, meron pa yung isa na inaayos po namin. Nice naman. Yan, hindi lang isang song na kumbaga sundasundan na. Dahil sa, tama. Ano yun, sa pangako ni Lord na yung especially yung pangarap ko din na magkwan na karoon ng sariling kanta. Ayan. So, yun lang po. Yes. May gusto kong i-go. Okay lang. Okay lang. May tissue tayo. Okay ka na. Grabe, ano? I mean, just, they may not, kumbaga, sa mga viewers and listeners natin, malalaman mo yung sincerity ng testimony ng isang tao or ng mga tao with the way they just say things. Kasi, doon makikita yung realidad na hindi siya gawa-gawa. But talagang nangyari siya sa kanilang buhay. Tapos, pinanghawakan nila ito. At ito'y hindi lang nila sinulat, but talagang kinanta pa. Linagyan pa ng tune, linagyan pa ng melody. Kaya tama yun, punta kayo sa Home of Praise para recordan namin kayo ng kanta. Siningit ulit eh. But anyway, on a serious note, para baka mamaya kasi umiyak sila eh. But basically, ganun siya, no? The more that you listen to what God is doing to the people or how they share their testimonies, all the more you're having a glimpse and you're having a revelation of who God is or who God can be in your life. Diba? Ano, what do you think, bro? Okay na yun? Thumbs up siya ganun. So, ganun siya, no? So, to our viewers and listeners out there, I hope that you're encouraged with yung testimony nila. Alam ko, hindi, probably because of the lack of time. Although gusto talaga natin, minsan talagang dami natin gustong tanungin, no? Pero, for most part kasi, it's because we lack time, kaya talagang binabudget natin ito. Yes. And just in case that you would want to give them a message or you'd want to know more about the song, all you could do is to just contact them through their Facebook accounts. Ayan. Or you could also contact Home of Praise Philippines. Tapos i-direct namin kayo towards them or yung account po nila. Alright, so siguro... Punta na tayo sa kanya, no? Sa last question na. Finale. Alright. So, for our last question, hindi naman siya question, pero what would you advise other couples na nasa ministry din, kagaya nyo? What would you advise them sa mga couples na nasa ministry? Ako na lang. As a wife, ito kasi natutunan ko sa pastor ko. Kapag kasi, babae po kasi, kapag babae yung nangunguna, at hindi ka nagpapa-honor sa asawa mo. So, yeah, hindi po mag-grow yung relationship. Kailangan mo talaga mag-submit. Yung submission pa yung natutunan ko sa pastor ko talaga. At nakita ko kasi yung
yung pastor ako at saka yung pastora namin, paano sila, yung submission ba? Yun po, mag-submit ka sa asawa mo, sa mga plano niya, decision niya sa buhay. Yun lang naman po yung akin, submit to your husband. Thank you, Miracle. Yes po. Yun. Although, ayun pa, kahit, kahit na, isa din kasi yun yung, sa totoo lang, mahirap naman talaga kung, yun, as, babae ka, tapos, husband. May isa din po kasi yung minsan sa mga iba, pinag-awayan yung gusto nito, eh, pero ayaw ko, gusto, yung ayaw niya, gusto ko, yung mga ganun, hindi kayo nagkakasundo, pero, ayun, hindi ko pa alam kung ano, basta submit yun yung ano ko eh. Kahit na mahirap, yun lang po. support sa husband, yun po. Ayun. Siguro, yung ma-advise ko din sa couples na sana sa ministry. Alam nyo yan. It's very hard, honestly. But, ang kwan ko lang, talagang we need to, especially the times of problems, ganun. Yeah. Malaking kwan yun eh. Malaking factor na pwedeng masira yung ministry or yung pag-aaway, mga ganun sa asawa, parang sa worldly din, parang sa mga mag-asawa or Christian, it's the same situation. Kasi if you, alam po natin yan, yung tayo mga kwan, married, talagang malaking adjustment sa ministry, mas lalo, for example, ako, nagagamit ako sa church. Minsan, for example lang, si Mrs., hindi. Minsan, may times na parang siya nagagamit, ako hindi. Parang ganun. So, parang may mga ganun situation. Pero, pinaka the best po dyan na we need to talk. Importante yung pag-uusap. Pag-uusap ng isang mag-asawa. Yes. Importante yun. Nung nagkinasal nga kami, hindi nga, kwan yun, nagkinasal po kami sa civil wedding. Meron nga yung mayor po dati, na nagkasal sa amin, sabi niya, unbeliever po yun, ha? Pag may problema kayo, sabi niya, huwag nyo nang paabutin sa labas. Huwag nyo na iparating kay mother, kay tatay, susumbong ka doon. Walang sense yun. Kumbaga, pumunta kayo sa kwarto nyo, mag-usap kayo ng maayos. Huwag nyo nang ilabas, sa kwarto nyo na lang mag-usap. Ganun. So, yung parang ganun yung natutunan namin. Kaya pag ito, pag hindi pa kami, medyo argue na kami, pero, hinga, parang ganun, Lord, help me. Kailangan pa rin natin mag-asa, Panginoon. Not anger, huwag natin pangunahan yung galit. Kasi pag galit, honestly, wala na. Kumbaga, kung galit to galit, sasabog na, wala na. Kumbaga, yun, meron yung possibilities na pwedeng masira yung pamilya. Madadamay pa yung anak, matotroma yung anak. Kaya ang iniingatan po namin, mas lalo kami mag-asawa, yung especially kami, and then yung mga anak natin. Kasi yung mga minister tayo eh. Kumbaga, we need to be aware yan, sa mga bagay na nakikita ng mga bata. Especially sa ministry, we are, sabi nga ng pastor namin, tayo may maging good example. Diba? Parang, kumbaga, parang basic kwan, pero hindi basic eh. Parang, kumbaga, malaking challenge po yun. Kumbaga, mas lalo sa ating mga may mga asawa, tayo married. I know na alam nyo po yan, pero ang sasabihin ko lang po, unang-una, pag may galit po tayo sa asawa natin o sa husband natin, we need to talk, at yung pride, ibaba po natin. Kasi, yun nga, sabi nga ni Kuya Vander, pag pride yung nangunguna, talagang parang minumurder mo yung sarili mo. Sabi sa Isaiah, di ba? Murder by pride, sabi niya. Kumbaga, if you have a pride, parang sinusugatan mo yung sarili mo. Para mo siyang, parang sinasaktan mo, parang ganun. Sa sarili mo, paano pa yung kausap mo, di ba? So, yun lang po. As I know that kami, 5 years na married na. Kumbaga, wood. Yeah, wood. Wood na. Mag-wood pa lang sa February. Mag-wood na pa lang sa February 12 yung pa namin. So, 5 years. So, parang, 5 years. Magsi-6 years na. Pero adjustment pa rin po kami. May mga kwan pa rin. Pero, yung kwan nga namin, yung bigay natin sa Panginoon at
yung magpakumbaba talaga. Yes. Yun yung pinaka-importante po sa mag-asawa. Kasi, alam ko, sabi ko nga, alam na alam niyo yan, but yun nga, magpakumbaba po tayo mga couples kasi we need, mas lalo pag nasa ministry po tayo, we need that. Yan po, yun lang po. Like it. Mm. Yes. Grabe, no? And true enough, no? Very the very things na na-mention. Pakubaba. Yes. Communication, of course, yes, is key. And yung the last na laging nababanggit, always pray to God. Mm. Siya lagi. And the reason kung bakit nag-exist itong Ministry of Native Tongues is because, di ba, lagi namin sinasabi yun sa last namin ni Apo Diyos ti Pagyamanan, because literally, yun talaga yung gusto yes namin yes i-declare. Ayun. Once again, thank you so much, yes, Pastor thank Andrew. Thank you. Very miracle. Maraming yes salamat for giving to us yung schedule nyo despite yung busyness or siguro. And we thank you because through this interview, our viewers and listeners out there have learned something once again. Amen. Okay, so we'll be right back. Don't go away. Yon, grabe. Galing nung kwan, guest natin kanina, mm-hmm, no? Adoti na personally, adoti na alak nga mga butil. Kaya mag-ready ka na mag-asawa. Ay, muna ka muna, kuya. Muna ka muna. Grabe, no? As a couple naman kasi talaga. Mm. Imagine mo, dalawang history kasi yan, eh, mm, na pinagsama mo. Mm. And true enough, no? Parang na-mention nga ni Pastor kanina na 5 years pa lang sila, but yes, they're still adjusting towards yes one another. And to our viewers and listeners out there, probably baka mas longer pa nga yung marriage life nyo, eh. Yes. But nevertheless, I hope that through these mm-hmm things that the couple has talked about, eh, ma-remind po kayo mm-hmm na always go back. First and foremost, of course, communication, that is really key yes to any relationship. Mismo. Ano? Mismo. Kahit anong relationship mm-hmm yan, kahit friendship man yan or whatnot, parents so to siblings ganun. And yung na-mention pa niya is that, yung pride, no? No, pride. Oh, yung pride kasi talaga. Pride bakit yung launay. Pride chicken nga. Pride chicken. Mabalimod nga prito yung mga kwa. Prito umlantan, tas kanam. Pero huwag nyo nga yang i-consume yung that's heart nyo. That's right, that's right, pride, right. Yes. And of course, ni Apo Diyos. Yes, mismo. So nga talaga ti, iti talaga nga, when all, it's not that we would want all everything else to fail. Nga mga nga kwa, jay response nga, no marigatan. More than jay marigatan. Yes. Jay, kinanayan da nga kokoon nga ni Apo Diyos. Siyempre, representatives tayo, eh. Mm-hmm. Lalo ta minister din. Yes, ministers yes, yes. Ta. So, kasi, day kingyak. What about you, bro? Actually, wala na tayong masyadong isasummarize. Kasi parang, nandun na yun, eh. Nandun na siya. Oh. And, yun nga. Yun siguro, yung sa akin din, personally na lang. Yung sa about dun sa pride talaga. Mm-hmm. It's really a thing na we should be careful. Mm-hmm. As Christians, we should not show that spirit. Di ba? Hirap nga pride, naman. Though mahirap. Yes. Karon, no, growing ka ba lang. Mm-hmm. And yes, personally, ako nga, nung nagsisimula pa lang ako, talagang nagitati struggle tayo sa grugrugi. Yung pride mo ba sa akin na dapat ako yung magaling, dapat ako yung tama. Shock lang. Shock lang dapat. But actually, as we grow, and makita tayo di humbleness kumangay nga, we should humble ourselves. Mm-hmm. Kasi we're serving God. Eh. That's right, that's right. Hindi natin siya fully masaserve if we do not humble ourselves. If we let pride conquer us. No? Tama. So we should let go of pride. Kung wala ka, i-pray to yung ladtan ka ninyo. Di ba? Pride chicken. Ay, na lang. Grabe. So, to our viewers and listeners out there, if you want to comment about something regarding yung topic po natin this afternoon, all you need to do is to just type it sa ating comment section. And of course, we'll do our best to shout it out sa next na episodes natin. Alright. Oh, by the way, shout out rin sa mga nag-attend ng ating conference. Yung ayan, sa ongoing Jam conference natin. Conference 2022 sa New Life. Oh, New Life La Trinidad. Yes. Ayan. Sa mga gustong humabol pa, meron pa kayo until tomorrow. And actually, may kon sila mamaya. May worship. Yes, may worship night. Night worship. Yes, uh-huh. Ng 5:30. Yes. Tapos, bukas, June 4, meron tayong patuloy na seminar. Yes. Trend and training.
Ayun, kaya makakahabol pa kayo. Yes, habol kayo dun sa worship. So probably baka yung 250 magiging kalahati na lang yun, no? 125 na lang. 125 na. Oh, sa Saturday. Pwede, pwede. Okay. So once again, we'd like to thank our partner ministries. We have TBN Asia. UCAP Network. Cool 97.5, the only Christian radio station in the North. Home of Praise Philippines. Your home recording studio. All right. And of course, Havila Turmeric Coffee. Maraming salamat sa ating mga viewers and listeners out there sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating show na Native Tongues. Once again, my name is Hanz. And my name is Vander. This is Native Tongues ni Apo Diyos, Tipagyamanan.